Magandang gabi mga kapatid. Hindi po tayong nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon pong ito na tayo po muli ay makakapag-aral po ng kanyang salita. Sa gabi pong ito mga kapatid, nais ko pong ipaglingkod po sa inyo ang ating pong pag-aaralan mula po sa Mateo chapter 6 verses 25 to 34. Yan po ang ating pong pag-aaralan. Alam niyo po mga kapatid, kung tatanungin ko po kayo, ay ano po kayo yung maisasagot po ninyo sa katanungan po ito? Ano po ba yung paborito po ninyong libangan? Ayan, so maaari ang paborito po ninyong libangan sa inyong buhay ay magbasa at maglaro ng mga games o kung ano-ano pa. Pero alam niyo po mga kapatid, dito po sa mundo meron pong libangan ang mga tao. Ito po yung tinatawag ko pong negatibong libangan. Alam niyo po, pag pag-uusapan po natin ang pagkabalisa ng isang tao, karamihan po ng mga tao ngayon ay ginagawa po itong libangan sa kanila pong buhay. Ang pag-aaralan po natin ngayon, mga kapatid, ay pinamagatang itigil mo ang pagkabalisa. Iyan po yung babaybayin o babasahin po natin sa mga talata na makikita po natin dito sa Bible na ating pong babasahin. Ngayon po, basahin lang muna po natin yung pambungad na isang talata sa chapter 6 ng Mateo, verse 25. At hanggang 34 po yung pag-aaralan po natin. Ngunit ito muna po ang ating pong basahin bilang pambungad. At pagkatapos po natin itong basahin, tayo po ay manalangin. Ito po ang sabi sa Mateo chapter 6 verse 25. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa. Ito po yung pangaral ng ating Panginoon. Sabi po niya, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay, o yung sa ibang translation ko ay itigil mo ang pagkabalisa. Ayan. Huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit sa inyong katawan o kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa damit? Yan po yung pambungad na talata na ating pong binasa. At mamaya po, babaybayin po natin na basahin ang mga iba pang kasunod na talata pong ito. At dito po natin pag-aaralan yung pinangamagatan po natin, itigil mo ang pagkabalisa. Bago po natin i-continue po ito, tayo muna po ay manalangin. Dakilang Ama na nasa langit, muli po kaming nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataon pong ito upang makapag-aral po ng iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na muli niyo po nawa kaming turuan at paalalahanan sa amin pong mga pag-aaralan ngayon. Nawa ito pong mga katotohanan na ito ay makapagbigay sa amin ng hamon at warning din po patungkol po sa pagkabalisa sa buhay po ng isang tao. Nawa po, Panginoon, ay ang banal na Espiritu po ang kumilos at magbigay sa amin ng sapat na kaunawaan sa amin pong mga pag-aaralan po ngayong gabi. At nawa po, ang iyong dakilang pangalan lamang po ang mabigyan po namin ng kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So balik po tayo sa ating pong pag-aaralan mga kapatid. Ngayon po, inutusan po tayo ng Panginoon o inutusan ng Panginoon yung kanyang mga disipulo noong mga oras po ito nung kausap po niya sila. Dahil po ang Panginoong Jesus, kung mababasa po natin itong mga talata pong ito, may mga pangaral ang Panginoon sa kanila. At isa nga po sa mga pangaral ng Panginoon ay patungkol po sa pagkabalisa ng isang tao. At nagbigay po ng utos ang Panginoon po dito. Mababasa po natin yan doon sa verse 25. Ang sabi po dito ng Panginoon,
Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay. Yan po yung utos. Kung pag-aaralan po natin ito sa grammar po ng Greek, ang nakalagay po dito is present, active, imperative. Pag pinasinabi po natin present, ito po continuous action. Kapag naman po sinabing active, dapat po ito'y ating ginagawa. Tayo po ang gagawa po nito. At ito po'y utos imperative. Ibig sabihin po, umaasa po ang Panginoon na sa kanyang utos ay patuloy po tayo na huwag lamunin ng pagkabalisa o itigil po natin yung pagkabalisa po natin sa ating pong buhay. Alam niyo po mga kapatid, sa mundong ibabaw po ito, ang mga tao ay minsan sa buhay po nila ay nagiging pastime na po nila yung pagkabalisa. Ngayon po ang tanong po, saan po ba nagiging mapagbalisa o laging namumroblema, nangangamba yung mga tao? Unang-una po, katulad po ng mababasa po natin mamaya sa mga talata na ipapakita po natin dito, ay unang-una po na patungkol po sa mga basic needs ng mga tao ngayon. Ayan. Siyempre, kapag ang pangangailangan ng mga tao ang pinag-uusapan o yung basic needs, ay napaka-importante po nito sapagkat dito po mabubuhay ang isang tao. Kumbaga, kung wala po itong mga basic needs na ito, kung hindi po ito matutugunan sa buhay ng tao, maaari po na ikamatay po ito ng tao. Pero ang Panginoon po ay nagbigay po ng utos na tayo bilang pong mga tagusunod po ng Panginoon ay itigil po natin ang pagkabalisa sa ating pong buhay sa mga pangangailangan po natin. Ngayon po mga kapatid, meron po ditong mga una, mga negatibong dahilan. Bakit dapat mong itigil ang pagkabalisa? Unahin po natin yung mga ibinigay ng Panginoon na mga negatibong dahilan kung bakit dapat mong itigil ang pagkabalisa mo sa iyong buhay. So una, sapagkat ang pagkabalisa ay nagdudulot na malimutan mo ang iyong halaga sa Diyos. Ulitin ko po, ano po ba yung unang negatibong dahilan? Bakit dapat mong itigil ang pagkabalisa? Una, sapagkat ang pagkabalisa ay nagdudulot na malimutan mo ang iyong halaga sa Diyos. Basahin po natin muli sa Mateo chapter 6 verses 25 to 26. Napakaliwanag po ng sinabi po ng Panginoon po dito. Sabi po sa verse 25, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Tingnan niyo po yung sumunod na phrase po dito. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Kumbaga, hindi ba higit ang buhay ninyo kaysa mga bagay nito? Yun po yung ibig sabihin ng Panginoon. Ibig sabihin, mas mahalaga yung buhay mo kaysa doon sa mga pangangailangan mo. Yun po yung gustong bigyan po ng puntos po dito ng Panginoon. Verse 26, tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamali. Ngunit, pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Tingnan niyo po yung sumunod na phrase. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa sa kanila? So napakaliwanag po nito mga kapatid na ang pagkabalisa pala ay nagdudulot po ito na malimutan mo ang iyong halaga sa Diyos. Tandaan po natin sa lahat po ng mga nilikha ng Diyos, ang tao ang pinakamahalagang nilikha ng Panginoon dito sa mundo. Kaya nga kung maaalala po ninyo bago likhain ng Diyos, si Adan, ayan, inihanda muna ng Panginoon yung kanyang mga pangangailangan. Sapagkat ganun na lamang kaimportansya ng sa Diyos ang nilikha niyang tao. Mga kapatid, tayo po ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. Mas
lahalaga pa po tayo sa mga ibon sa himpapawid. Pero makikita po natin dito na maging ang mga ibon sa himpapawid ay pinapakain ng Panginoon, lalo pa kaya tayo. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, itigil mo ang pagkabalisa mo sa mga pangangailangan mo. Ayan, sapagkat tutugunan po yan ang Panginoon. Tandaan po natin ang pagkabalisa po ay nagdudulot po ito na malimutan mo ang iyong halaga sa Diyos. Mga kapatid, mahalaga po tayo sa Panginoon. Mahalaga po yung buhay ng tao sa Panginoon. Kaysa sa mga bagay sa mundo pong ito. Mas mahalaga po ang buhay kaysa mga bagay sa mundo pong ito. Lagi po natin tandaan po yan. Lahat po ng nilalang ng Panginoon na tao, mahalaga po yan sa kanyang harapan. Mas mahalaga po ang buhay ng tao na nilikha ng Panginoon kaysa sa iba pang kanyang mga nilikha. Yan po yung katotohanan na una po nating makikita po dito. Na ang pagkabalisa pala ay nagdudulot na malimutan natin ang ating halaga sa harapan ng Panginoon. Kaya dapat po nating itigil ang pagkabalisa. Pangalawa po, ano pa po yung mga katotohanan po na makikita po natin dito? Bakit dapat mong itigil ang pagkabalisa? Pangalawa, sapagkat ang pagkabalisa ay nagdudulot na mapaitli ang iyong buhay. Ayan, napakaliwanag po niyan sa babasahin natin na talata sa verse 27 sa Mateo chapter 6. Basahin po natin. Sabi po dito, sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? Ano pong ibig sabihin ng Panginoon dito? Nagtanong po siya. Diba? Sino sa inyo na kapag ikaw ay masyadong problemado, mapagbalisang tao, sino sa inyo na makapagpahaba ng buhay dahil sa ginagawa mo ito? Eh, syempre wala. Ibig sabihin mga kapatid, yung pagkabalisa pala ng isang tao ay magdudulot ito sa kanya na mapaikli ang kanyang buhay. Ayan. Alam niyo po, sa ayon po sa pag-aaral, ang isang tao na mapagbalisa sa kanyang buhay, nakakaapekto po pala ito sa sirkulasyon o sa sistema o sa circulatory system ng isang katawan ng isang tao. At kasama na dyan yung puso at yung buong nervous system ng isang tao, naaapektuhan po ng pagkabalisa. Yung masyado kang maalalahanin, masyadong kang malalim mag-isip sa mga pangangailangan mo, problemado ka na. Alam niyo po yung stress, ayan, yung stress, kaya nagiging stress yung mga tao ngayon dahil sa pagiging mapagkabalisa nila. At dahil po dito, maaaring nagkakasakit po sila. Yan po yung mga katotohanan ayon po sa pag-aaral ng mga siyensya. At alam niyo po ba dahil po sa paglaglag ng pagbagsak ng circulatory system ng isang tao, ito po ay magdudulot ng kamatayan sa kanya. So, ibig sabihin mga kapatid, totoo yung sinabi ng Panginoon na ang pagkabalisa ay magdudulot po ito na mapaikli po ang ating pong buhay. Alam niyo po, meron pong isang kwento. Ayan, meron pong isang kwento na aking pong nabasa related po dito sa topic na ito. Ha? Ito pong kwento ay tungkol po sa tinatawag pong kamatayan. Ayan. Si kamatayan po, meron na po siyang susunduin na 10,000 tao. Kumbaga, nakatakda na po yun yung time na yun na sunduin siya. Ngunit itong si kamatayan ay may nakasalubong na isang matandang tao na lalaki. Yan, ang sabi po nung nagtanong po yung matandang tao po doon sa lalaki, kamatayan, saan ka pupunta? Ang sabi po ni kamatayan, ako po ay magsusundo ng 10,000 tao, mamamatay na po sila. Yan. At yun po yung sinabi ni kamatayan, nagulat po yung matanda. Anong sinabi mo, 10,000 ang iyong papatayin sa araw na ito? Sabi ni kamatayan, opo, 10,000 po.
At nung lumabas na po si kamatayan, nagawa na po niya yung atas po niya na kunin po yung buhay ng 10,000 pong ito. Ito po ay kwento-kwento lamang po mga kapatid bilang ilustrasyon po dito sa pinag-aaralan po natin. At nung binilang po nung matandang lalaki yung namatay nung araw pong iyon, umabot po sa 70,000. Nagtaka po yung matandang lalaki. Ang sabi po niya kay kamatayan, "Kamatayan, akala ko po ba 10,000 lang ang iyong papatayin? Bakit umabot sa 70,000? Alam niyo po yung reply po ni kamatayan. Sabi po niya sa matandang lalaki, "Huwag kang magalit sa akin. Kinuha ko lang yung buhay ng 10,000. Ngunit, ang nakapatay po dun sa 60,000 ay yung pagkabalisa nila. Yun po yung naging dahilan ng pagkamatay nila. Hindi po ako ang naging dahilan, sabi ni kamatayan. So ano pong gusto pong ipalabas po dito sa ilustrasyon na ito? O ano po yung katotohanan na may kita po natin dito? O ano yung katotohanan na pwede po nating mapulot sa kwento pong ito? Ibig sabihin, mga kapatid, ang pagkabalisa ay nagdudulot talaga na mapaikli ang buhay ng isang tao. Kumbaga, walang positibong bagay ang maidudulot sa iyo ng pagkabalisa mo sa iyong buhay. Minsan nangyayari po yan sa atin. Kaya nga ang Panginoon, pilit tayong pinapaalalahanan mula sa kanyang salita. Na itigil po natin ang pagkabalisa sa ating pong buhay. Sapagkat unang-una, magdudulot po ito na malimutan mo ang iyong halaga sa Diyos. Pangalawa, ito'y magdudulot na mapaikli ang iyong buhay. Maaari kang magkasakit at pag nagkasakit ka, yung immune system mo bababa. At dahil mababa na yung immune system mo, unti-unti nang hihina yung katawan mo hanggang sa ikaw ay mamatay. So, yan po yung katotohanan na may kita po natin dito na sinabi po ng ating Panginoong Jesus. Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? Mga kapatid, gusto ko po kayong ikayati na itigil po natin yung pagiging mapagbalisang pag-uugali. Una, sapagkat ito'y magdudulot po sa atin na malimutan natin yung halaga ng ating buhay sa Panginoon. Pangalawa, magdudulot po ito na mapaikli po ang ating buhay sa mundo pong ito. At hindi po kalooban ng Diyos, di ba, na tayo po ay maging mapagbalisang tao. Ayaw niya po yun sapagkat ito po ay pagpapakita ng mga negatibong bagay sa buhay po ng isang tao. Pangatlo po, ano po yung pangatlong negatibong dahilan bakit dapat nating itigil ang pagkabalisa? Pangatlo, sapagkat ang pagkabalisa ay pagpapakita ng maliit na pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. Ulitin ko po, pangatlong dahilan, sapagkat ang pagkabalisa ay pagpapakita ng maliit na pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. Basahin po natin sa Mateo chapter 6 verses 28 to 30. Ito po ang sinabi ng Biblia. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang o yung mga halaman. Kung paano silang lumalaki, hindi sila gumagawa o humahabi man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi na nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. Verse 30, tingnan niyo po yung sinabi ng Panginoon. At kung gayon binibihisan ng Diyos ang damo sa parang, sa ngayon ay buhay, na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itinatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibigisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Anong ibig sabihin po dito ng Panginoon?
Ang pagkabalisa po pala ay pagpapakita po ng maliit na pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kagaya po ng nabanggit ko po kanina, ito po'y negatibong bagay. Ang pagkabalisa po ay negatibong bagay. Tingnan po ninyo sa inyong pong mga sarili kung ito po ay nararanasan po ninyo. Kapag ikaw ay ginawa mong pastime yung pag-iisip sa mga problema mo o lagi kang nababalisa, mapagbalisa kang tao, ano yung focus o anong bagay yung nabibigyan mo ng pansin? Ang Diyos ba o yung pagkabalisa mo o yung mga bagay na problema mo? Siyempre, yung mga bagay na iniisip mo, hindi ang Diyos. Kaya nga po, kumbaga, kapag ikay namumroblema, yung pananampalataya mo o yung focus mo wala sa Diyos. Diba? Yung focus mo nandun sa mga problema mo. Ibig sabihin, kaya wala yung focus mo sa Diyos, unang-una sa lahat, wala kang tiwala sa Panginoon na kayang lutasin ng Panginoon yung mga pagsubok o mga pangangailangan mo sa iyong buhay. Kayang-kayang niyang tugunan. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, yung pagkabalisa pala ay pagpapakita po ito ng ating maliit o walang pagtitiwala sa ating Panginoon. Napakaliwanag po nito mga kapatid. Kaya nga po sabi ng Panginoon, huwag po tayong mabalisa. Itigil po natin ang pagkabalisa sapagkat ito po'y pagpapakita ng ating maliit na pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. Tandaan po natin ang ating pong Panginoon. Lagi po siyang nandyan para po tugunin ang ating pong mga pangangailangan. Ipinangako po yan ng Panginoon. Alam nyo nga po, bago sinabi po ng Biblia, bago pa po natin hilingin sa Panginoon ang ating pong mga pangangailangan o hingiin sa Kanya, alam na po ng Diyos ang ating pong mga pangangailangan. Diba? Mag-focus po tayo sa Panginoon sapagkat ang worry po, opposite po ito ng pananampalataya. Diba? Saan ka makakakita na matindi yung pagtitiwala sa Diyos tapos nag-worry? No. Ang worry po mga kapatid, opposite po ito ng pananampalataya. Kaya tigilan po natin, ihinto po natin ang pagkabalisa po natin sa ating pong buhay. Una, ano po yung negatibong dahilan? Sapagkat magdudulot po ito na malimutan mo ang iyong halaga sa harapan po ng Panginoon. Pangalawa, magdudulot po ito na mapaikli po ang iyong buhay. Pangatlo, ang pagkabalisa po ay pagpapakita na maliit ang iyong pananampalataya o pagtitiwala sa Panginoon o sa ating Diyos. Yan po yung mga katotohanan na ating pong makikita na sinabi po ng Panginoon po dito. Kaya itigil po natin, inutusan niya po tayo na itigil mo ang pagkabalisa sa iyong buhay. Pang-apat po na negatibong dahilan, bakit dapat mong itigil ang pagkabalisa? Pang-apat, sapagkat ang pagkabalisa ay pag-uugali ng mga hintil. Mababasa po natin yan. Sa verse 32, basahin po natin Mateo chapter 6 verse 32 letter A. Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. Alin po yung mga ito? Yung pagiging mapagbalisa sa mga basic needs po nila. Ang pagkagamit po pala ng Panginoon dito ng salitang hintil, ito po'y ang mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa mga they are pagans. Sila po yung mga tao na hindi nakakakilala sa tunay na Diyos. Ito po yung mga tao na walang pagtitiwala sa Panginoon. Kaya ang sabi po dito, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. Yung salitang hinahanap, ito po ay present, active, indicative. Ibig sabihin po ng indicative, it is a statement of truth. Ito po yung katotohanan na ito pala yung lifestyle ng mga tao na hindi nananampalataya sa Diyos. O ito po pala yung pag-uugali ng mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon.
So, ibig sabihin, ang pagkabalisa pala ay pag-ugali ng mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon. Mga kapatid, kung ikaw ay tao na nagki-claim na kilala mo ang Panginoon, na nagki-claim na anak ka ng Diyos, na nakakakilala sa Kanya, na kilala mo na siya ang Diyos na handang tumulong at handang magtugon ng iyong mga pangangailangan, ay dapat hindi itong pag-uugali ng mga hintil ang maisabuhay mo sapagkat kilala mo ang Diyos. Dahil ang mga pag-uugali lamang na laging mapagbalisa ay yung mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon. Mga kapatid, kilala natin ang Diyos. At marami po tayong makikita o mababasang talata sa Kanyang salita na napakaraming pangako ng ating Panginoon ay patuloy na magtutugon ng ating pong mga pangangailangan. Huwag po sanang maging kaugalian po natin ang maging mapagbalisang tao. Kaya nga po inutusan tayo ng Panginoon, itigil mo ang pagkabalisa sapagkat ito ay pag-uugali ng mga tao na hindi nakakakilala sa Diyos. Mga kapatid, kilala po natin ang ating Panginoon. Diba? Kung aalalahanin po natin kung papaano inaruga, tinugunan ng Panginoon yung mga pangangailangan ng pinili po niyang bansa, walang iba ang Israel. Makikita po natin yung kanyang katapatan sa kabila po ng mga katigasan ng ulo ng mga taong ito. Ngunit ang Diyos ay tapat na tinugunan ang kanila pong mga pangangailangan. Ganyan po ang ating Diyos, mga kapatid. Siya po yung tapat na Diyos na nagtutugon ng ating mga pangangailangan sa buhay. Kaya itigil mo ang pagkabalisa mo sa mga bagay na iyan. Dahil ang ating Panginoon ay tutugunan po yan. Kaya nga nagbigay po siya ng halimbawa. Ang mga damo, di ba, sa parang, di ba, binibihisan ng Panginoon. Ang mga ibon sa langit, pinapakain ng Panginoon. Eh, how much more pa kaya tayo, mga kapatid? So, itigil mo ang pagkabalisa sapagkat ito ay pag-ugali ng mga tao na hindi nakakakilala sa Diyos o yung mga hintil. Yun po yung pagkagagamit po dito ng Panginoon. So, panglima po, yan. Ito po yung panglimang daylan. Pupunta naman po tayo sa positibong daylan. Ngayon po, balikan po natin yung mga negatibong daylan. Kung bakit dapat mong itigil ang pagkabalisa. Una, sapagkat ang pagkabalisa ay nagdudulot na malimutan mo ang iyong halaga sa Diyos. Pangalawa, sapagkat ang pagkabalisa ay nagdudulot na mapaikli ang iyong buhay. Pangatlong negatibong daylan, sapagkat ang pagkabalisa ay pagpapakita na maliit na pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos. Pang-apat, sapagkat ang pagkabalisa ay pag-uugali ng mga hintil o yung mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon. Yan po yung mga katotohanan na ito. By the way, ang mga hintil during those times, umaasa lamang po sila sa chance or fortune. Kaya hindi sila umaasa sa Diyos. Kaya ganun na lamang sila nagkakaroon ng pagkabalisa sapagkat hindi sila umaasa sa ating Panginoon. Yun po yung kanilang lifestyle. Ngayon, talon po tayo sa positibong daylan. Napakaganda po nito. Una, yung negatibong daylan. At pangalawa, yung positibong daylan. Ano yung positibong daylan? Ito po ang sabi ng salita po ng Panginoon. Bakit dapat mong itigil ang pagkabalisa? Ano po yung positibong daylan? Sapagkat meron tayong Diyos o meron kang Diyos na laging nagtutugon at nakakaalam ng ating pangangailangan sa ating buhay. Ulitin ko po, bakit dapat mong itigil ang pagkabalisa? Ito po yung positibong dahilan. Sapagkat meron kang Diyos na laging nagtutugon at nakakaalam ng ating pangangailangan sa ating buhay.
Mga kapatid, basahin po natin yung Mateo. Balikan po natin yung Mateo chapter 6 verses 25 to 26. Sabi ng Panginoon, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong isusuot, hindi ba higit ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila naghahasik o gumagapos o nag-iimbak man sa mga kamari. Ngunit, pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. So, ibig sabihin, tinutugunan ng Diyos yung kanila pong mga pangangailangan. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa sa kanila? So, makikita po natin dito yung katotohanan na meron tayong Diyos na handang magtugon ng ating pong mga pangangailangan. Meron tayong Diyos na nakakaalam po ng ating pong mga pangangailangan. Kaya dapat pong itigil ang pagkabalisa sa ating pong buhay. Itigil po natin yan. Sapagkat meron tayong tunay at buhay na Diyos na handang tumulong sa atin upang tugunin ang ating pong mga pangangailangan. Naalala po ninyo kung paano tinugon ng Diyos ang pangangailangan po ni Isaiah. Ayan. Kung maalala po ninyo si Prophet Isaiah, di ba? Nung nagkaroon ng taggutom po doon sa lugar na kung saan po siya nagstay. Ang nangyari po ay naghanap o inutusan ng Panginoon si Isaiah na pumunta sa isang lugar na kung saan doon siya pakakainin ng Panginoon. Ayan, di ba ginamit niya ng Panginoon ang isang uwak para pakainin si Prophet Isaiah? Ginamit din ng Panginoon ang isang babae para pakainin ng pagkain si Prophet Isaiah. So ano pong ibig sabihin po nito? Ang Panginoon po, gumagawa po siya ng ways para po tugunin yung ating pong mga pangangailangan. Ganyan po katapat ang ating pong Panginoon. Diba? Gumagawa po siya ng mga kaparaanan para po tugunin ang ating pong mga pangangailangan. May mga ginagamit po siya mga instrumento para po tugunin ang ating pong mga pangangailangan. Kaya nga po, wag po nating hayaan na lamunin po tayo ng pagkabalisa sa ating pong buhay. Itigil po natin ito sapagkat meron tayong Diyos na laging nagtutugon at nakakaalam ng ating pangangailangan sa ating pong buhay. Basahin pa po natin yung ibang talata po dito. Sa Mateo chapter 6 verse 30. Ito po ang sabi ng Panginoon. At kung ngayon binibihisan ng Diyos ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay tinatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? So, kung paano ang Panginoon pinipreserve po niya yung mga halaman dito sa mundo, yung mga damo dito sa mundo, yung mga puno dito sa mundo. Ganon din po tayo, mga kapatid, bilang mga anak po ng Panginoon. Diba? Ipinipreserba po ng Diyos ang ating pong buhay. Mababasa po natin po dito sa mga Hebreo, chapter 13, verse 5. Ito po yung sabi ng Biblia. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo sapagkat sinabi niya sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. So napakaliwanag po nito mga kapatid. Pangako po ito ng Diyos sa kanyang mga anak na hindi po tayo iiwan ng Panginoon at pababayaan. Ibig sabihin mga kapatid, ang Diyos patuloy na magtutugon ng ating pong mga pangangailangan. Kaya nga po, itigil po natin ang pagkabalisa sa ating pong buhay bilang mga anak po niya. Sa ano po, Kawikaan. Ayan, Kawikaan. Ito po pala yung ano po, pangwakas po na ating pong makikita po dito sa ating pong pag-aaralan. Ano po yung mga katotohanan na makikita po natin dito? Ano po yung implikasyon ng mga katotohanan kung ito na nakita po natin? Una po, itigil mo ang pagkabalisa
salit ikaw ay patuloy na magtiwala at magdepende sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo para sa lahat ng iyong pangangailangan. Ito po yung implikasyon, mga kapatid, na makikita po natin dito sa Biblia. Itigil po natin yung pagkabalisa sapagkat inutusan po tayo ng Panginoon na itigil po natin ito. Salip, ikaw ay patuloy na magtiwala at magdepende sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo para sa lahat ng iyong pangangailangan. Ito po yung sabi sa Kawikaan chapter 3 verse 5. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Napakaliwanag po niyan, mga kapatid, mga kaibigan, na patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon at magdepende sa Kanya. Huwag po tayong lamunin nawa ng pagkabalisa sa ating pong buhay. Ihinto po natin ito, itigil po natin ito. Bakit? Sapagkat meron po tayong Diyos na tapat na nagtutugon at nakakaalam po ng ating mga pangangailangan. At sa katotohanan pong iyan, ito po yung conclusion po natin. Una, patuloy tayo na magtiwala at magdepende sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo para sa lahat ng iyong pangangailangan. Sabi ng Biblia, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala. Ano pa po ang sinabi sa Filipos chapter 4 verse 6? Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So ito po yung sinabi ni Apostol Pablo pagdating po sa katuruan ng pagkabalisa. Ay, sabi rin po niya, huwag po tayong mabalisa. Itigil po natin ang pagkabalisa. Salip, diba, sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo na may pasasalamat, ipaalam natin sa ating Panginoon ang ating mga kahilingan o ating mga pangangailangan sa ating pong buhay sapagkat ang Diyos po natin, dapat po siya na magtutugon po ng ating po mga pangangailangan. Hindi naman kung sino-sino lang po ang nangako po niya. Ang nangako po niya ang ating Panginoon. Kaya, itigil mo ang pagkabalisa. Salit, ikaw ay patuloy na magtiwala at magdepende sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo para sa lahat ng iyong pangangailangan. Ano pa po? Ang sabi po dito sa unang Pedro, chapter 5, verse 7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalaksakit sa iyo. So ilagak po natin sa Panginoon. Diba? Ipagkatiwala po natin lahat ng ating pong iniisip ng kabalisahan sa ating pong buhay. Huwag po natin itong suluhin, ipaubaya po natin ito sa Panginoon. Dahil ang Panginoon lamang ang makakapagtugon punto. Yes, gagamitin ka ng Diyos. Bibigyan Kanya ng kakayanan ng mga bagay upang matugunan ang iyong mga pangangailangan. At lagi mong tandaan na ang Diyos lamang ang makakapagbigay po nito sa atin. Kaya nga po, itigil natin ang pagkabalisa. Salit, tayo po ay patuloy na magtiwala at magdepende sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin at ng pagsamo para po sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ano pa po yung implikasyon, pangalawang implikasyon sa katotohanan pong ito? Pangatlawa po, ito po yung pangalawang implikasyon. Itigil mo ang pagkabalisa. Salip, unahin mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Kanyang otoridad at pamumuhay ng may kabanalan. Ano po yung sinabi ng Panginoon sa Mateo chapter 6 verse 33? Ngunit hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo.
Yung salita po ditong kaharian ay may kaugnayan po ito. Ayan, sa otoridad po na, sa lordship po ng Panginoon sa atin. Kumbaga, patuloy tayong magpasakop sa kanyang otoridad, sa kanyang kalooban. Yun po yung gustong ipaunawa ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Kumbaga, sa ating pong buhay, huwag tayong baluting ng pagkabalisa, kundi ang hanapin po natin o pagtuunan po natin ng pansin ay yung kalooban ng Diyos. Diba? Yung kanyang otoridad sa ating pong buhay. Yung po yung una po nating hanapin. Yung po yung una po nating pagtuunan ng pansin. Yung po yung gustong iparating po dito ng Panginoon. At hindi lang po yun, ang kanyang katuwiran or righteousness na tinatawag, o yung pamumuhay ng may kabanalan. May kinalaman po ito o kaugnayan po ito sa pamumuhay po natin bilang maging kawangis ang ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung dapat po natin pagtuunan ng pansin, mga kapatid. Ang pagpapasakop sa kalooban ng Panginoon, sa kanyang otoridad, sa kanyang lordship. At dapat po yung patuloy tayong makapamuhay ng may kabanalan po sa harapan po ng Panginoon. Ito po dapat yung pinagtutuunan natin ng pansin. Walang iba kundi ang Diyos. Hindi po yung mga bagay dito sa mundo. Hindi yung pagkabalisa. At napakaliwanag po nito, mga kapatid. So mga kapatid, nais ko po kayong hamunin at hikayatin. Ayon po sa mga katotohanan na atin pong nabasa. Itigil po natin ang pagkabalisa. May apat pong negatibong dahilan na nakita po natin una, sapagkat ito'y magdudulot na malimutan mo ang iyong halaga sa harapan ng Diyos. Pangalawa, magdudulot po ito sa atin, mga kapatid. Ano po yung pangalawang dahilan? Negatibong dahilan na mapaikli po ang ating pong buhay. Pangatlo, magdudulot po ito o pagpapakita po ng maliit na pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos ang pagkabalisa. Pang-apat pong negatibong dahilan, ito po ay pag-uugali ng mga tao na hindi nakakilala sa Diyos. At ang kagandahang positibong dahilan kung bakit kailangan mong itigil ang pagkabalisa, meron kang Diyos na laging magtutugon at nakakaalam ng ating pangangailangan o ng iyong pangangailangan sa iyong buhay. Kaya dapat kang magtiwala. Diba? Dapat kang magtiwala sa Panginoon at magdepende sa Kanya sa pamamagitan ng panalalangin at pagsamo para sa lahat ng iyong pangangailangan. At unahin mo siya. Diba? Unahin mo ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapasakop mo sa kanyang otoridad at pamumuhay ng may kabanalan. At ang pangako po ng Panginoon ayon po sa Matthew 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ano yung mga bagay na ito? Yung mga pangangailangan po natin. Unahin po natin ang Panginoon at ang pangako po ng Diyos. Tutugunin po niya ang ating pangangailangan. Mga kapatid, maraming salamat po muli sa oras ng inyong pong pakikinig. Pagpalain po nawa kayo ng Panginoon, manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, muli po kami nagpapasalamat sa mga katotohanan na amin pong napag-aralan patungkol po sa pagkabalisa. Salamat po sa turo ng aming Panginoong Jesus. Salamat po sa mga katotohanan na ito na meron po kaming Diyos na tunay at buhay. Meron po kaming Diyos na patuloy, na aalalay, at magkakalinga sa amin at magtutugon ng amin po mga pangangailangan. Panginoon, Ama namin na nasa langit, tulungan niyo po kami na ang amin po pagtitiwala sa iyo ay laging nandyan at patuloy po nawa kami magdepende lamang po sa iyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.